Welcome to my channel again. Here we go again. I'm Jane, your beautician in town. So guys, bago po ang lahat, shoutout ko may hindi ko pa ako. Shoutout ko muna yung mga subscriber ko. Thank you sa inyong lahat. First, yung aking pinsan na nasa Leyte, si Noli Pamanyan at si Kuya Ariel Tagbago, yung flat holder namin dito. Hi Kuya Ariel, thank you so much. Napakabait mo talaga. Kay Sheila Kison, taga Bio Essence sa Manila, sa Pilipinas. Thank you so much. Shout out ako kay Shane Fintes Negas, yung aking kaibigan na nandito sa Kuwait. Si Josa Castillo na kasama sa trabaho ng aking asawa. Tapos si Karen Binalay, thank you so much sa inyo, shout out sa inyo. Kay Ate Marilo Tulusan na napaka supportive din sa akin, thank you Ate, salute you Ate, kahit nandito tayo sa gitna ng pandemic, andyan ka pa rin, thank you so much. Kay Mayus, Mayus, namimiss na kita, hello Mayusan na maganda. Taga, dito yan sa Kuwait, guys. Receptionist po namin sa salon. Hello. Kay Edna Manapat, yung dati kong kasama sa oil salon, na ngayon ay nasa Marble Nails pa. Hi. Kay Madam Hala, hello. Tsaka sa mga pinsan ko na nandito, sila Gemma, sila Laika, si Grace, na nandito, nasa kabilang street lang. Guys, ingat kayo ha. Ingat lagi. Kay Kuya RJ na dati kong kapitbahay dito. Hello, Kuya RJ. At saka, especially, hindi mawawala ang Bio Gold Team. Hi, Jinky Panulaya. At saka kay Ate Ems Barlis na nasa Bahrain ngayon. Kay Ate Marcia na may sarili ng spa. Ate, good luck sa business mo po. Ngayon, open na po yung Pilipinas. At kay Mary na nasa Singapore. At, sino pa ba? May nakalimutan. Kay Ma'am Lay na nasa Europe. Hi, Ma'am Lay. Kay, sino pa? Si Ate Evelyn Banay-Banay. Hi, Ate. Hello. Sino pa ba yung nakalimutan ko? May nakalimutan pa ba ako? Sa mga nag-subscribe sa akin na hindi ko nabanggit, babanggitin ko na lang sa susunod na video, okay? And thank you so much sa support ninyo. Talagang nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Well, actually, ito yung fourth vlog ko na gagawin. Okay? Ang aking ipapakita sa inyo, tingnan nyo yung mga may mga things sa paligid, sa harap ko. Ito yung mga ginagamit sa pagmamanicure at saka pedicure. At saka, kung ano yung mga use or mga purpose ng bawat isa. Okay guys, before tayo mag-actual na paggawa ng mini manicure at saka pedicure, kailangan ko munang introduce sa inyo bawat isa ng mga materials or tools. Okay, una sa lahat, syempre yung alcohol, kailangan natin isanitize po yung sarili natin at saka yung customer. Kung meron kayong spray, mas maganda kasi mas mabilis siyang ganyan. Okay, so wala akong soaking container, so ito na yung muna yung iaano ko sa inyo, di-demo. Ito kasi yung pangkulay kasi ng anong tawag dito, ng buhok, yung di ba pag nagkukulay ng buhok, ito yung container. So, kasi wala akong soaking, dapat soaking talaga to. So, water, lalagyan nyo po to ng water. Importante to kasi sa mga nails, halimbawa yung mga matitigas sa mga gilid. So, kailangan bago nyo i-make manicure, kailangan nyo isok dito sa tubig. Okay? Tapos, ano pa, yung second naman, kasi basic ang ginagawa nating manicure at saka pedicure. So, ito, una, alcohol, container, soak container for the nails. Okay, and else, cuticle. Hindi mawawala ang cuticle kasi hindi lalambot yung mga cuticle line natin at saka nail bed kung walang cuticle. Okay? Eh, mayroon kasing cuticle na yung isang
talagang pink na pink. Yun kasi nakaka-dry. Ito mas maganda. Yung light pink lang. Kasi hindi siya ano, hindi siya nakakasira ng nail bed. Cuticle remover ang tawag dito, okay? Next. Di mawawala yung nasa pouch ko. Ito yung aking mga ginagamit. Meron dyan pusher. Okay. Meron siyang nipper. May brush. At saka may nail cutter. Usually, meron pa siyang pusher. Yung wooden stick. Okay. Tapos, sa foot spa, ito naman yung pangkalos. Tapos, yung oil. Cuticle oil. Pagkatapos kasi ng pagmamanicure, ito na yung pinakalas na ginagamit natin. Okay, yung oil. Yung cuticle oil, olive oil. Okay? Tapos, ito. Hindi nyo ito maano. Ito yung mertiolite na ginagamit. Pero usually, hindi ako gumagamit ng mertiolite kasi yung ibang customer, ayaw nang may kulay. So, gusto nila yung ano lang, yung simple lang. Pero, sinama ko na to kasi minsan may mga customer na gusto. Usually, hindi mawawala ang scrub. Okay? Scrub. Tapos, itong lotion. Tapos, syempre, yung mga tadaan! File. Different kinds of file. At, yung suking, ito. Dalawang ano, dalawang para sa paa. Okay? So, suking kasi, dalawa yan. Kasi sa salon kasi jacuzzi. So, ito na lang pinakita ko sa inyo kasi wala naman tayo sa salon, nandito naman tayo sa bahay. Okay? So, ngayon, uunahin ko i-explain ito. So, na-explain ko na kanina pala to. Pero ulitin ko ulit para mas maintindihan nyo. Ito, kung magmamanicure kayo, lalagyan nyo lang siya ng tubig or asin. Okay? Kunti lang na asin. Isusok mo siya. Susok mo siya para lumambot yung kamay. Okay? Guys, so, hindi dapat tumawawala kasi pinaka-importante ito. Kasi minsan matitigas yung mga cuticle line, yung mga dito. Okay? Ang tawag dito ay sock container sa nails. Okay? Tapos, yung alcohol, sanitize. Kung may spray kayo, dapat sana may spray. Mas maganda para mas mabilis mag-sanitize, mag-alcohol. Importante ito. Sanitation. Okay? So, kung mag-start, kailangan ipapakita nyo to sa customer. Ganyan. Ipakita nyo sa harap nyo na halagang every now and then, naka-sterilize po yung mga gamit nyo. Kasi tulad ngayon, yung may COVID-19, so kailangan talaga yung mga gamit nyo sa salon naka-sterilize. Ako, after ako nagmamanicure or pedicure, lalagyan ko siya ng mainit na tubig. Importante sa akin, manicure, na pagkatapos ng manicure, binababad ko talaga siya sa tubig. Okay? Nipper. Siyempre, brush. Hindi mo mawawala ang brush kasi hindi ka makakatanggal. Okay? Nail cutter. Pusher. May dalawang klaseng pusher kasi naging ginagamit. Okay? Yung iba kasing customer, masilan. So, kailangan meron kang dalawang pusher. Metal, tsaka wooden. Sa mga sensitive, so, bago kayo mag-start, tanungin nyo muna yung mga customer nyo kung anong gusto nilang gamitin. Yung metal na pusher or yung wooden stick na pusher. Ganon siya. Ito yung kakaibahan nito. Ito pang manipis yung mga cuticle line, yung mga nilibid, yung mga nasasaktan. Ito naman sa mga matitigas. Okay? Ito yung cuticle ulit. Back to the cuticle, ito yung benefits niya at saka purpose talaga sa pagmamanicure pedicure. Kailangan meron kayo dito para lumambot kahit binababad nyo na po sa tubig yung kuko ng customer, kailangan mo pa rin to. Okay? Kasi mas nakakatulong, mas mabilis yung paggawa ng manicure pedicure nito. Okay, cuticle remover. Okay? And
What else? Yung mga different kind of files. Kasi bago kayo mag-start, bago kayo mag-start kasi ng ano, ng pagmamanicure, yung gagamitan na ng po, ng nipper, kailangan may mga, ano tawag dito? Files, different kinds of files kayo. Okay, sa mga wala kasi kung manipis na, yung thin na ano, na file. So, 240 yun kasi, yung ano niya, yung size. Yun yung mga, ito kasi, 180 to, 180, may mas manipis, tingnan mo, may mas manipis pa dyan. Ito, may mas manipis. 240 ang size nun. Yun yung mga, yung file na yun, ginagamit sa maninipis na mga, ano na, mga, ang tawag dito, nails. Ito naman sa mga hard nails. Okay? 240 yung manipis, tapos ito, 180. May puti, may gray. So, kahit ano saan yung gagamitin nyo. Ito, so, tandaan, yung manipis na 240 ang size, para yun sa mga manipis lang na nails. Ito sa mga hard nails. Okay? 180 size. Tapos, buffer. Minsan kasi nagpapabop yung mga customer. So, 280 naman ang size nito. May iba-ibang buffer. Pero ito lang mayroon ako. So, 280 ang size nito. Okay? Tapos ano pa? May, dito kasi sa Kuwait, sa mga Middle East, gusto nila yung walang kulay. So, meron ako ditong buffer din. Shining, ang tawag dito? Shining, pampakintab ng kuko. Okay? Dalawa siyang ginagamit. Step 1, ito yung pinaka parang magaspang. Tapos, yung step 2, yung pinaka nag-ano na siya talaga ng shiny. Okay? Tapos ito, ginawa ko lang. Usually, dapat yung pang-support ng ano, pag nagpe-pedicure or manicure ka, pang-support na ganyan, yung parang plastic. Hindi ako gumagamit nun. Usually, ito ginagamit ko kasi pagkatapos ng customer, tatapon na lang. So, talagang disposable talaga siya. Ginagawa ko lang to, tissue to, parang pang ganun. Pag nag-nail polish ka sa paa. Okay? Tapos, ito pa pala, may 100 pala, iba-iba kasing size kasi ng mga file, may 100, tapos may 180 yung manipis. Yan lang meron ako. Tapos ito yung pangkalos. Minsan yung may mga customer, may mga customer na, ano tawag dito, na nagpapagamit or may customer na wala. May ito kasi mita lang ginagamit ko, pero sa salon, iba-iba yung ginagamit namin na pangkalos. Ito yung ano, parang sinasabi na pangkalos file, ganun. Meron kasing wooden, may metal, tas may isa pa, may parang liha, ganun. Ito yung ginagamit sa paa. And else, di mawawala yung scrub kasi... Yung scrub kasi importante, bago kasi kayo mag-start ng mag-nipper, mag-file, kailangan kasi mag-scrub. Why? Kasi para pang mag-smooth yung skin ng customer. Okay? Kasi ako, pag nagagawa ko ng basic, ni-scrub ko muna siya kasi after kasi ng lahat-lahat, pagkatapos ko gawin, minamassage ko kasi yung kamay at saka paa ng customer. Yun ang pinakagusto talaga ng mga... customer. Ito yung ginagamit ko, yung cream, lotion. Any kind of lotion, pwede nyo gawin. Or else, yung oil. Pwede din nyo gamitin. Okay? Tapos, itong soaking para sa paa, habang kasi kayo nagmamanicure, nakababad na po yung paa ng customer para after nyo nung matapos ng manicure, kasunod na yung paa, gagawin nyo. So, parang hindi na kayo magtatagal sa isang customer. Okay? Nakasok na siya. Lalagyan nyo siya ng tubig at saka asin. Okay? Soaking tub, ang tawag dito. Soaking tub ng pedicure. Okay? After that, ano pa?
itong cuticle, hindi mawawala ang cuticle, pinaka-importante sa lahat ng mga tools sa pagmamanicure, yung cuticle oil. Kasi bakit? Ito kasi yung nagpapasmooth ng parang pinaka-vitamins niya, smooth ng gilid ng kuko. Hindi pwedeng mawala to. Kahit manicure or pedicure, kailangan talaga meron to. Kahit nag-acrylic kayo, kailangan after ng acrylic nyo, meron ganito. Okay? So, hindi mawawala talaga yon. Hindi talagang mawawala to. So, what else? Baka may nakalimutan ako. Okay. Yung step na step, kung paano gamitin to, so, iano ko, i-demo. Okay. Yung una, sanitize. Pangalawa, ibababad. After mo ibabad, scrub. Okay? Tapos huhugasan nyo po. Okay? Yung first, na kamay. Okay, after nun, habang inaano nyo, habang na-scrub na or natapos na yung scrub, mag-start na kayo ng magme-many manicure. Okay, bago po ang lahat, first na tatanungin nyo sa customer, anong shape? Diba nung unang video ko, nag-demo ako ng mga shape, ng mga nails. So, i-apply natin yan dito. Okay? Tatanong, bago kayo mag-start ng manicure, pedicure, tatanungin nyo muna yung customer kung anong shape. Kung square, kung oval, kung square round, kung stiletto, kung round, kung almond. Something ganyan. Sa kayo mag-file. So, alam nyo kung manipis ang kamay, ang nail niya, or makapal, ano yung gagamitin pag manipis? Again, 240 na file, yung mas manipis dito. Ito sa mga hard nails. So, tandaan nyo ha, 180 ang size nito sa mga hard nails. Okay? Tapos, ako minsan hindi ako nagbabap. Kasi nakakasira minsan ng nagkukuna kapag nipis ng nail bed. Okay. What else? Una, scrub. Tapos pagkatas ng scrub, isi-shape. After nun, syempre, lalagyan mo na ng cuticle. Mag-start ka na ng nipper. Na-shape mo na siya. I-shape mo muna bago kayo mag-start ng cleaning para mas mabilis. Kasi kung ihuli nyo yung pag-file, nandyan pa rin yung mga anik-anik dyan sa mga gilid. So, kailangan nyo pa rin mag-nipper. So, mas maigi, unahin yung, itanong nyo yung ano, yung kung anong, what else, kung anong shape ng customer, saka nyo siya i-nipper, i-clean yung mga gilid ng kuko. By the way, ito naman kasi, pag part 2 tayo, mag-actual tayo ng gawa para mas maintindihan nyo. Kasi ito, introduce ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit sa pagmamanicure, pedicure. Okay, guys. Ano pa? Afternoon, sanitize, babad, scrub, file, tapos ano ng ano. Afternoon, pwede nyong apply nito yung mertalite, pero ako ayaw ko kasi nagda-dry yung mga cuticle at saka nagkukulay yung mga nails. Okay. Last. Ito, yung oil. Ito na oil or yung cream, ito yung ginagamit ko na pang-massage. After ko kasi gamitin yon, inuulit ko ulit. After ko mag-manicure, minamassage ko dito. Mga siguro, 5 minutes, yun. 3 minutes to 5 minutes, inaano ko yan, minamassage. Yan ang pinakagusto ng mga customer, yung minamassage after ng manicure, pedicure. Tapos, yung last is, yung oil, cuticle oil. Okay, guys? Cuticle oil, di pwedeng hindi ito mag-apply. Kailangan talaga mayroon. Kasi ito pang dehydrate, pang vitamins, kasi ito ng kuko. Okay? What else? May nakalimutan ako. So, wala na. So, sa second natin ay mag-a-actual tayo. Sa susunod na video, mag-a-actual ako paano maggawa ng manicure or pedicure. So, hindi ko napapahabain yung aking vlog for today. Inintroduce ko lang kung ano yung mga ginagamit
ng pagmamanicure, pedicure. At saka kung ano yung mga purpose nito. Sige guys, sa susunod na video, kita-kitaya tayo ulit para malaman nyo yung kung paano magmanicure, pedicure. Yung mga step by step, actual na talaga. Ngayon kasi medyo mahaba, so ayoko maging mahaba yung ating video for today. Sige guys, salamat sa pagnunood. Thank you for watching sa inyong lahat. Sa mga viewers ko na sulit. Thank you so much.